guys, pumunta tayo galing sa lower, medyo walang masyadong tao eh. Yun nga, dapat mag-vlog nga ako doon kaso nakakahiya. Kasi, daming tao. Marami rin nakakapanood na ito, syempre. Lalo-lalo na kayo. Ang tips ko lang guys, sa mga COVID patients, hindi nyo kailangan matakot or something different. Hindi dapat ganun. Kailangan maging matatag kayo sa buhay at alang-alang ninyo sa sarili nyo kung ano yung dapat nyong gawin at huwag kayong magpapanik. Kasi guys, ang hirap, promise. As a patient of COVID-19, kahit kami dito, i-share ko lang sa inyo, nagkaroon kami ng ganun, nagkahawa-hawa, simula muna, start sa kuya ko, nagkaroon siya ng symptomatic. Ayun nga guys, nagka-symptomatic yung kuya ko. Hanggang sa hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kasi nga, mananakit na yung lalamunin niya. Parang naiinit siya na hindi mo maintindihan. The more na napansin ko sa kanya yun, can be help? Tinulungan ko siya kung paano yun maalis. To be alternative. Alternative guys, pwede niyo siyang gamit ng alternative. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para pumunta sa ospital, ganun. Pero alternative lang guys, these steps na pwede mong gawin or gawin or inumin or kailangan mo para sa sarili mo. Kasi ito talaga yung makakatulong sa sarili. Hindi mo kailangan magpanik or matakot. Kasi ako mismo, lumalabas ako pa ulit. Tinamaan din ako, aminin ko. Pero nangyari sa akin guys, nag-quarantine ako sa loob ng bahay. Di ako yun nga guys, ang gagamitin nyo is, ito yung mga steps na dapat mong gawin para malabanan nga yung COVID-19. Mag-quarantine ka in the past few days. Huwag ka muna masyadong lalabas. Then, uminom ka ng unang-una, luya. Luya muna siya. Then, inumin mo din yung asin. Yung salt, effective siya guys. Saka po yung dahon ng serpentina. Yan. Kung mapapansin nyo, wala kayong makikita yung na dahon. Very effective. Yun nga lang, masyadong mapait. Kailangan nyo siyang tiisin. Kasi pag the more na pinabayaan mo yan, mas lalo kang lalala. Hindi mo siya magagamot or else na lumala ka talaga. Papunta ka sa stage na magka-COVID ka. Mahirap yun guys. Na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kasi nanghihina ka na, di ba? Magpapadala ka ng hospital, mas lalo kang lalala. Kung ikaw na ipapanood mo to, mabibigyan kita na steps nga guys na gagawin mo ay mag-ano ka rin, mag-init ka rin tubig, mainit na tubig, warm water na may asin and then vinegar, yung suka para mapaso siya sa lalamunan niya para hindi siya dumiretso dito sa defer kasi mahirap. Yan ang mga tips na maaari kong i-share sa'yo na effective na ako mismo ang nakapagpatunay nyo na effective talaga siya. Hindi mo kailangan magpanik o matakot. Kahit ako ngayon, lumalabas na ako ngayon paulit-ulit. Yun lang ang paking ano. Asa ka guys, waiting pa, huwag kami makakalimot sa Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ang lakas at ang ating kalakasan sa araw-araw na tayo umaalis. Pagdasal natin lahat ng mga tao, na tayo matulungan, mapagaling. Huwag tayo maging makasarili, guys. Nadaan nyo lang, guys. Sa Diyos pa rin tayo humihingi ng sapat na lang. Nag-quarantine na ako yung that day. Tapos, that day, mga past few days, ayun na siya. Unti-unti ko siyang nahihil na napapagaling. Yeah. At syempre, hindi naman ganun katali. Kailangan i-maintain mo yung iniinom mo. Aminin ko, wala akong ininom na gamot. Nung nanakit na ang ulo ko, isang gamot na ang ininom ko, medical lang. Sobrang sakit ng mananakit yung ulo ko. Medical lang, isang beses. Tapos ano nangyari? More on herbal na ako, tapos more on asin, tapos more in ano ako, tawag dito, mainit na tubig. Everything kailangan guys, lagi kang naliligo. Yun, everyday ka maligo ng mainit para mapaso yung buong katawan ng warm, nang mainit siya talaga, kailangan mo siyang gawin. Kasi nga guys, pero simple lang naman ang gagawin niyo guys, hindi naman kailangan matakot.
palaging wag po kayong magtasawang magdasal, mag-pray kay God, kasi si God, may chinchin. Lagi kayo narinig niya. Lagi niyong tatandaan, guys. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na humiling at itayintim sa puso niyo ang bawat kahilingan niyo. Kasi ibang tao, nakakalimutan na siya. Nakakalimutan na siya, tinatawag na siya pag kailangan na. Diba? Hindi dapat ganun, guys. Dapat we always pray to others. We always pray to other selves na mapagaling mo yung iba, mapagaling mo yung pamilya mo. Hindi mo kailangang matakot or takutin yung sarili mo. Kasi ikaw mismo, yung sarili mo, na kaya mong pagalingin, ay kayang-kaya mo talagang gawin. Yun nga, guys. Kaya yung iba, huwag kayong matakot, guys. Kasi marami tayong paraan na hindi nyo kailangang gumastos. Pagagastusin lang kayo ng hospital na yun. Quarantine na lang. Yun nga, guys. Kailangan natin na maayong pagkanong pagdarasal. Pagdarasal sa everyday people, everyday things na ating ginawa. Palagi tayo magpapasalaman or humingi ng patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi mo kailangan magpanggap na kung ano yung dapat mong gawin. Magpanggap na okay ka, diba? Dapat ipakita mo sa kanila kung ano ka at kung sino ka na dapat magtanggapin. Ayan, guys, nakikita nyo, walang masyadong tao dito. Walang masyadong katao-tao po. Tahimik po talaga dito ngayon. We're going to kain po. Dahil nga po sa COVID, walang masyadong nakakalabas. Yeah, we gonna go up.